Okay, gawa ko daw ng video yung mga ilang mga nagkiklaim na masama ang mataas ang protein sa mga dogs. Okay, dahil daw ito daw ay nagkakos daw ng kidney or liver damage. Totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Ito po, explain ko sa inyo ulit-ulit na lang. Pero bibigyan ko kayo ng bagong video para po dyan. Ang protein po ay kailangan po yan ng mga aso. Kailangan po mataas ang protein. Okay, ganun din sa mga pusa. Alam nyo ba kung bibigyan nyo ang pusa ng less than 40% protein sa diet nila? Ang resulta sa mga recent studies ay nagkakos ito ng degeneration ng kanilang muscle mass. Bumababa yung muscle mass. Ibig sabihin, maaaring tumataba sila pero nangihina yung mga pusa. So, I think ganun din sa mga dogs, no? Although ang mga dogs kasi nag-adapt, no, yung kanilang genetics. Nag-adapt sa starchy diets na natatagpuan sa mga human foods. Hindi ibig sabihin nito na naging human na rin sila. Hindi ibig sabihin nito naging herbivore na sila or omnivore. They are still carnivores. Titignan nyo yung ngipin nila. Carnivorous teeth pa rin yun. Diba? May mga pangil pa rin silang matatalim. Carnivorous teeth pa lang yun. Bunga nga nila, carnivorous pa rin. Tignan nyo yung stomachs niyan sa loob, yung intestine nila. These are still carnivorous intestines and stomachs. Wala pong nagbago from the wolves. And titignan nyo yung mga livers and kidneys nila. These are still meat producers or meat processors. These are still organs na nagka-thrive sa protein processing. Kaya hindi po yun kapareho ng mga herbivore, kidneys, livers, etc. So hindi po totoo yun. Hindi po totoo na masyado mataas ang 42% or 46% ng SDN42 na protein. Tingnan nyo, ha. Ito yung ancestral diet ng mga wolf. O yan sa taas. 56% nga ang kinakain na protein ng mga wolves. And ganun din yung mga wildcats. Kasi kinakain yan mga prey animals. Diba? Nakakahuli ng daga, nakakahuli ng antelope, ng deer, ng hares, ng birds, ng fish. 56% more or less ang kanilang protein content. 25% to 30%, but 14% lang ang carbohydrates. Tignan nyo yung mga dry dog foods ngayon. 46% to 74% ang carbohydrates kasi mura po yung mga carbohydrates. Mura po yung mga starchy materials kagaya ng corn, wheat, soya, rice, etc. Mura po kasi yan. Kaya nakakabenta sila ng dog food na mumurahin kasi mura lang yung ingredients. Akala ng mga nakakabili doon mura pero parang bumili lang sila ng drac or ng mais. So, story short, ay hindi po totoo na mataas masyado yung 42% ng SDN42, the best dog food in the multiverse. It's better nga kasi almost like the ancestral diet.